Yo, welcome back sa ating channel mga kayabe, no. For today's vlog, papanda rin na natin yung 10PE1 na in-overhaul natin, no. Para ma-share ko rin sa inyo kung tama ba yung mga pinagagawa namin dito sa makina na to na timing, no. Para mapatunayan kung tama ba yung mga pinagagawa namin. So, yan. Nakabit na natin siya sa engine bay niya. So, kompleto na rin yung mga parts. May mga some parts na hindi pa nakabit kasi kailangan pang ilatero, no. Sundan nyo pa rin ako at papanda rin natin to, no, mga kayabe. So, tara! So, ayan, papanda rin na natin mga kayabe, no? So, same procedure pa rin sa mga nauna natin pagpapaandar ng mga in-overhaul, no? Magbi-bleed pa rin tayo dito sa mga fittings niya, no? So, pag-bleed natin yan, pag may lumabas na dyan na fuel, sasara na natin. Kung saan dyan yung may nauna dyan, yun yung isasara natin pa isa-isa. So, pa-start natin to. Sige, start! Naglabas na siya ng yan, makikita nyo naglabas na ng fuel itong number 5, itong number 7, basta kung ano yung mga naglabas na ng fuel mga kayabe, yun na yung ano yung natin. Yun ay isasara natin ang ano, fittings. Tsaka number 10. Sige, start. Pag-bleed. Up. Meron na sa number 6. Number 8, number 9, meron na rin. Okay. Ito, number 9. Kamainuan na natin. Matagal. Ayan. So ito na lang hindi nagano, no, naglalabas itong 2, 3 and 4. So paano natin ulit? Bleed. Sige, start. Number 4. Taga sa dalang diesel. Oh, dito galing sa ano? Feed pump niya. Okay, 2 and 3 na lang hindi mga kayabe. Okay, start. Kita nyo, mandar na siya mga kayabe, nang hindi pa nabibleed to. Itong number 2 and number 3, pero yan dahil nagbigay na siya, lumabas na yung fuel, higitan muna natin. So, ito pinapakita namin sa inyo, pinapandar namin para maano, magkaroon ng pag dito, justice yung mga tinaiming natin kung tama ba. Start na to mga kayabe.
na-bleed na natin lahat ng fuel line. So, start natin. Sige, start! Yan, umaandar na mga kayabe. Sabihin, hindi siya hard start. Pakipatay ako. Susu. Ay, ito. So, ayan mga kayabe. Nakita nyo, mistart na siya sa paraan namin pag-timing ng lahat ng gear niya ito, no? Mula sa crankshaft, camshaft, hanggang sa pag-timing ng injection pump. Ngayon, umandar na. So, hindi siya hard start, no? So, ipapakita ko ulit sa inyo pag nag-start siya na hindi siya nahihirapan umandar. Ibig sabihin, tama po yung ginawa nating timing sa injection pump, mga kayabe. So, ito, papaandarin namin ulit para makita nyo na okay yung ginawa natin. Na hindi kayo sabihin, tama yung procedure na ginawa natin at na-share natin sa inyo, no? So, isa to sa mga patunay. Kasi mahirap naman na gumawa tayo ng makina. Pero gumawa tayo ng makina, pero pakita tayo yung procedure. Pero pagdating ng starting, hindi rin naman naandar. So, ito, pinakita namin sa inyo na naandar. So, paki-start ako. Sige, paki-start ako kay Abin Jeric. Yan. Yan, umandar na mga kayabe, no? Nakita nyo, narinig nyo. Hindi siya hard start. Sabihin, tama yung timing na ginawa natin, no? So, hayan mga kayabe, natunghayan nyo. Pinandar natin yung 10PE1 na engine, no? So, tama po yung mga ginawa natin na procedure. So, wala na kayong ibang haka-haka pa o mag-iisip pa ng mali sa ginawa natin na procedure, kasi nga ito na ebidensya, umandar po yung ginawa natin. So, kung mahilig ka sa mga gantong content mga kayabe, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel natin, no? So, huwag nyo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para lagi tayong updated sa bago nating video. So, hanggang sa muli mga kayabe, adios!